Kayo po ay nakikinig pa rin ng PIO Hour, oras ng mamamayan. Ang oras po natin, kalungsod, 35 minuto na po makalipas ang 10 ng umaga. At syempre pa, habigyan naman natin ng chance bumati si Sir Jackie sa kanyang fans. Take it away, Sir Jackie. Yes, good morning, good morning sa iyo, Ella, at good morning sa ating mga tagapakinig. Kanina naririnig kita talaga sa kotse. Tinatanong mo kung traffic, no? Yes, traffic dun sa may bandang Santo Niño kasi ginagawa yung road extension, yung road, may road widening project doon. So, merong isang party na one way lang. So, talagang traffic. Naku, lalo na pag nasabayan pa yan ng mga dalawa o tatlong ililibing. Diyos ko, hihinto na ang mundo dyan. Nakaraan, nung umuwi akong Pangasinan, sir, yes, na, no? Traffic, kasi diba? May libing. May libing. Oo, o tapos nga, may ginagawa pang ano, daan. Okay. So, syempre ngayon, eto muna, bago natin simulan ng ating pakikipagpanayam dito sa ating panauhin ngayon, batiin ko muna yung mga tuwing nakakasalubong kayo. Lagi akong tinatanong, ba't daw hindi natin sila binabate? So, good morning din sa mga taga-POS. Naku, lagi naman natin silang binabati, di ba, Ella? Yes naman. Yes, at syempre kay Kuya Willie, napakasipag laging ang action man natin dyan. Hello sa iyo, Kuya Willie. At hello din kay Madam Mia Rueda dyan sa Marquez Restaurant. At syempre, ngayong umaga makakasama natin ng ating panauhin na magkukwento sa atin tungkol dito sa ginawang celebration ng anniversary ng Panganakan ng San Jose. Walang iba kundi si Ma'am Roselle from City Health Office. Good morning sa iyo, Ma'am Roselle. Good morning, Sir Jackie, Ella, at lahat ng nandito dito sa ating PIO Hour. Once again, maraming salamat at naimbita na naman po ang isa sa mga kawani. Ako nga po ang inyong lingkod, Roselle V. Carrasco, para po sa talakayan patungkol po sa naganap na 11th year founding anniversary ng CHO Panganakan ng ating lungsod. So 11 years na pala ang Panganakan ng San Jose. Ito yung tinatawag na birthing center natin dito sa may City Health Compound, Ma'am Roselle, no? So 11 years siya, hindi kasama pala dito yung nung araw meron pa tayong Panganakan na mataas, yung may mataas, yung Periculture Center. Wala na yun, ano? Oo, so... ano po yung naganap dito sa celebration at ba't kailangan pa natin i-celebrate yung anniversary ng Panganakan? So, Sir Jackie, ito po yung naganap po nung Tuesday, that was the 22nd of May 2018 at the City Health Compound. Ito po yung Buntis Festival for Health and kasama po yung Healthy Lifestyle Caravan. Wherein ang ating po mga naging participants ay 397 na mga karamihan po doon buntis at yung ating mga mamamayan na dumalo para po magpakuha ng kanilang blood sugar doon po sa healthy lifestyle, ano? At doon po sa naganap na activity ay nagkaroon po tayo ng mga booth na kung saan po ay nagkaroon ng audiovisual presentation na narinig ko kanina. Maraming salamat, ina-acknowledge yung ganitong mga bagay na napaka-importante po para sa ating mga mamamayan, mga babae, may asawa wala, na magdadalang tao at nagdadalang tao. Yung audiovisual presentation wherein pinakita po doon yung first 1,000 days na kung ano nangyayari doon sa sinapupunan ng yung baby lumalaki doon. First 1,000 days. 1,000 days? Okay. So, yan, kailangan talaga pinakita doon pangalagaan ang bata sa sinapupunan dahil magiging malusog ang bata kung mayroong complete prenatal check-up. Okay. Hindi yung manganganak na lamang pupunta sa panganganakang bayan, iiri na lang doon, hindi naalagaan ang bata. Napakarami pong dapat gawin during the first 1,000 days. Mag-seek ng prenatal check-up. Sa 38 barangay po ng ating syudad ay nandyan ang ating masisipag na komadrona, health na ating mga barangay health workers, city health workers. Mayroon din pong doktor, nurses sa bawat RHU wherein they could seek prenatal check-up. Ano ba yung prenatal check-up? Preparasyon ito para dun sa natality, yung buhay na siyang lalaki sa matres na isang babae ng 9 na buwan. Kailangan po doon may tetanus toxoid vaccination. Wala na pong batang namamatay ngayon dahil sa tetano. Dahil sa vaccine. Yes, aware na po ang ating mga nanay na kailangan meron silang tetanus toxoid vaccination.
Mayroon tum pong binibigay na folic acid para wala pong batang ipapanganak na walang bungo. Pagkulang po sa folic, nagkakaroon po ng mga walang bungo yung bata. Ah, so ganun pala kahalaga ang folic acid. Ako may natutunan akong bago ngayon. At saka ferrosulfate. May mga gatas no na nakalagay with folic acid. Sa saka mismo may folic yung mga tablet na binibigay sa buntis. Okay. So, huwag pong iisipin, Sir Jackie, ng ating mga buntis na kaya sila binibigyan ng bitamina. Lalaki daw yung bata, masesesaryan sila. Actually, yung mga yan, nilipad na siguro ng mga... May mga ganun po bang mentalidad ng mga nagbubuntis? Meron, lalo na sa mga baryo. Nakakaloka. Bibigyan sila ng bitamina, hindi inumin. Akala nila... Dahil akala lalaki yung bata. Masesesaryan daw. So yun, kailangan talaga ng tutukan. Sa first 3 months, kailangan may one check-up. Kaya po dapat for a complete prenatal check-up within the 9 months, kailangan po apat lahat. Tapos okay. Yung third, ay fourth, fifth, 6 months, isa uli. Diba, Ella, ikaw nag-anak ng anak ka? Yes. Ganun yung ginawa mo, diba? Nagpupunta sa akin yun. At puring-puri naman ni Ella ang servisyo ng ating City Health Office noon. 7, 8, 9 months, sir, isa uli. Tapos, kailangan kahit ilang beses dun sa third trimester. Kasi nandiyan na, pupunta ka lagi sa health worker, magpapa-blood pressure. Dahil if ever ikaw ay high blood, na isa sa pwedeng ikamatay ng isang nanay kung siya ay mag-eclamptic, may binibigay pong mga gamot para makontrol. Yung mga health advocacies ng health workers, sasabihin sa iyo anong kakainin mo dapat, less ang sugar, less ang pag-take ng mga cholesterol, yan binibigay diyan sa ating mga nagdadalang tao. At nalalaman mo din during a prenatal check-up kung yung baby mo ba nakaposisyon. Ano ba yung normal na posisyon? Kailangan po ulo ang mauna. Ulo. Pagka Sir Jackie mauna ang paa, ang tawag ng suhi? O bridge position, hindi po siya pwedeng ipanganak sa panganakan. Ah, okay. Pinapasesaryan po yan. So linawan po natin, Ma'am Roselle, yung mga pinapanganak dito sa panganakang bayan natin ay yung mga normal deliveries. Yes. Okay. At saka meron pong edad. Mm-hmm. Pag ang babae na nanganganay ay 18 taon, pababa, hindi siya i-admit dito, i-refer yan sa hospital. May nanganganak na 18 years old. Marami na po tayong teenage pregnancies ngayon. Actually, according to our latest sa ating datos, that was in Barangay Villa Marina, 13 years old. 13 years old na buntis? Yes, marami. Oh my God, ano yun? Nga, anyway, siguro kailangan ng isa pang session o another araw para talakayin yung mga teenage pregnancies na yun. Siguro from CSW din naman yung dapat nating interviewin. Pero nakakalungkot lang. So anyway, talagang halatang halata naman natin at makikita at maririnig natin kung gaano ko expert itong si Ma'am Roselle sa kanyang ginagawa. Ilang years na po ba kayo in service, Ma'am? Kitang-kita na po sa aking... Kaya nag-style bata kasi... Nakakatuwa nga, parang kang yung nanay ko, yung may pa-choker pa na ganyan, di ba? Bagets na bagets. Na-appreciate ko ha, pag may mga ganyan, di ba? O parang... Siyempre, sino ba mangangalaga sa sarili mo? Ikaw, di ba? Mahalin ang ating sarili, tayo ng ating mga babae para huwag kang ipapalit ng mga mister sa patay-sinde. Oo, di ba? O lumipat meron ng ding, may bakod. May team pa si Ma'am Roselle. May hugot pala eh. Magay, may oo. Yes. Para daw huwag ipagpalit sa mga patay-sinde. So magandang tip din yan sa mga nagbubuntis. Ano, kailangan kahit buntis ka na Ma'am Roselle, postura ka pa rin at nag-aayos. Hindi po, BIR na ako eh. Babaeng inurungan na ng regla. Ay, ganun ba? Matagal ay, ganun ba? Tingnan mo, may baon talaga si may Ma'am baon Roselle. Si Ma'am ano? Kaya lagi natin siyang ini-invite. Diba? Kasi lively siyang interview yan. Diba? Oo. Sir, saka dun sa from the audiovisual presentation, hindi po nainip ang ating mga participants. Kasi from therein, may mga nangyaring question and answer portion. Pag nakasagot, meron po kaming 10 certificates na pag nanganak siya, yung mga buntis, libre sa ating panganakan. Ano po ba ang department na hinahawakan niyo or section na hinahawakan niyo dito sa City Health? Yung panganakang bayan talaga? Mansion coordinator po ako.
At saka, ma'am, linawin natin kasi di ba noon may mga nang babash na kesyo may sinisingil daw tayo na hindi dapat dyan sa Panganakan bayan. Pero wala naman po, di ba? Libre po kasi yung... Kasi may ordinance, Sir Jackie, yung pong mga hindi PhilHealth members, meron pong napagkayarian na po yun at nasa ordinance ang 500 pesos lang. Yes. Na napumupunta sa health worker, iniipon po yun. 500 lang. 500 lang po. Pero wala dapat sisingilin yung... Wala po. Bumabalik po sa city yung pong gamot. May resibo po yun. Pero ngayon po, ang bago po sa ating Panganakan, meron na tayong point of service na tinatawag. Yes. Yung pong ating mga pasyente na www.com. Ano ibig sabihin nun? Walang wala. www.com. Okay. Mga 4Ps. Yes. 4Ps, hindi. Yung pong mga pasyenteng na-assess nating wala talaga. Okay. Walang hanap buhay. Ano nga ang babayad? So, gagawa tayo ng point of service, PhilHealth, wala pong babayaran. Wow. Sa PhilHealth po okay. Yun. So, ibig sabihin, oo, na-promote nyo ito, ma'am, no, na halimbawa, wala pang, hindi ka pa PhilHealth beneficiary, pero na-assess ng City Health natin na indigent yung mga anak. From there, dito mismo sa mismong City Health at sa Panganakan Bayan, gagawin nilang miyembro ng PhilHealth. Tama ba, Ma'am Rosel? Yes po. Okay. So, nasabi nyo kanina, mahigit 400 plus yung umaten? 397 po. 397? Madami yun ha. Madami. Nagulat nga po ako. Kasi ano po yun lahat? Buntis? Buntis. Saka konti lang po yung mga senior citizen at saka yung mga mamamayan na nabalitaan nila. Kasi ang ginawa namin isa sa pinakamagandang practice a month before, inayos na po namin ang programa. Nagpamudmud po kami sa mga barangay ng imbitasyon wherein sa nakalagay ano ba'y mangyayari sa araw na ito. So nakapaloob po doon. Kaya po informed ang ating mga, the populace were informed. Kaya dumating po ang mga interesado. At nandun interesado. Din si Mayor Cocoy. Andun ano, po. Tuwan-tuwa po kami. Oo. Si Mayor naman maaasahan talaga natin sa mga pagsuporta sa mga... And even then, our congresswoman, Ma'am Mickey Biolago, nagpadala po ng mga... bags na may groceries, marami po yon, mga 30. Pinamigay po namin during the raffle. From the attendance, may biglang binilugan doon yung ating mga doktor. Sila po yung nabigyan. Saka yung hygiene kit. At nagpapasalamat po ako sa lokal na pamahalaan ng ating syudad, kay Mayor Cocoy Salvador. At yung pong support, yung pong mga pondo na ginamit, galing po sa program, ay nagamit pong lahat. Yung mga tents, kay kagawad ninyo Laureta, the engineering office, Sir Romel Ramos, my friends, Marilyn, Mariel, Doktora Bunaw, Doktora Josie, and the CHO staff, the NDPs, well-supported po yung program, kaya ito po ay naging success. Ito si Marilyn, lagi rin nakasuporta sa inyo, ma'am, ano? Oo. Parang lagi kayong riding in tandem, kayo yung true, thick and magkasama team. Lagi. Oo, di ba? Parang anak ko na po yan. Nakakatuwa, oo. Siya yung isa rin sa maasikaso sa City Health natin. Yes, kasi ano? Po may booth pa rin siya doon. Lahat po kasi ng ano, nandudun na yung EPI, sa kanya po yon. Expanded Program on Immunization. Kaya po, wala na pong mga sanggol, mga batang namamatay ngayon sa diphtheria, wala nang napopolyo. Wala kasi po, lahat po ng vaccine na yan, available, na bigay po ng DOH, ibinibigay po sa lahat ng barangay, libre. Ma'am, curious ako, kayo po ba ay midwife o nurse? Public health nurse po, nagpapaanak po ako. Ah, talaga? For okay. 3 decades. Marami na kayong napanganak. Napakarami na meron po. Meron ba kayong mga mga sikat na tao dito sa San Jose marami. Na kayo ang nagpaanak? Hindi, tsaka yung iba talagang... Ah, okay. Oo, sikat daw na tao, taga-imagination kasi. Iba talaga ang imahe, ano? Oo. Talaga, tsaka yung ibang buntis talaga si Ma'am Rosel lang nire-request, ano? Sir Jackie, may family planning booth din dito. Kaya kompleto. From the time na nanganak, bibigyan ng bakuna yung bata, may booth doon. Family planning, wala pong coercion ito. Binibigay po yung kung ano ang gusto ng buntis, ma-pills ba siya? Gusto ba ng depo? Alam mo, dapat talaga tinuturo natin yung family planning. Mama, sa dami ng tao ngayon sa Pilipinas. Si Mayor nga dun sa kanyang speech, sabi niya, minor, kasi mahirap ang buhay. Totoo yun. Tama. Kasama pala sa mensahe ni Mayor yun, ano? Yung support sa mga lalaki. Yes. Tapos may bago ngayon sa amin, si Doktora Bunaw and our family planning coordinator, Chris. Sila yung nagbibigay ng progestin, yung implant. For 3 years, ilalagay dito.
i-implant yun. Hindi tapos, ka mabubuntis. Hindi ka mabubuntis. Wala naman pong side effect. Wala kasi po yun. Kasi yung iba natatakot, baka daw may side effect. Wala, wala. Or baka daw hindi na magkaanak. Diba sinasabi nila, hindi nila hiyang. Yeah, ako naman, ba meron ka ng dalawang anak, ilang pa ba gusto mo sa hirap ng buhay ngayon, diba? Diba, Ma'am Roselle? Tama, mali. Nag-test din doon nung HIV, aware tayo yes, na, meron na daw syphilis. Oh, mm-hmm. And yung time na yon nag-candlelight din for our HIV AIDS day candlelighting ceremony. Sinabay-sabay na po during the activity. First time niyo po bang naggawa ng celebration ng Panganakang Bayan? Hindi po. Nung una pong celebration, nung unang 7 taon, nagpabinyag po kami dyan. Yung mga batang pinanganak dyan, pinabinyagan na libre. Nagkaroon ng celebration dyan. Yun po yun. Tapos, every year celebration nagkakaroon ng misa. Last year misa lang, pero ngayon kasi 11 years na nag-isip kami ng kakaiba naman activity. Marami kasi, rin pasabog si Ma'am Roselle dito sa para City Health, advocacy no? Din, Sir oo. Jackie, natangkilikin naman ng ating mga mamamayan na buntis, mga babae na manganak sa ating panganakan. Ito yun. Kasi dapat madaming dito, mga nag-i-enarte na ito ayaw medyo controversial yung tanong, ano, pero I'm sure kayang linawin ni Ma'am Roselle. Kasi maraming nagsasabi, nagbabash, ganyan. At ito, I think, pinag-usapan pa sa sangguniang panglungsod na bakit daw yung iba parang pwede namang normal na delivery, parang ipipilit na i-refer dito sa isang ating OB-GYN na nado sa Malasin. Yes, alam po yung hugot na yan, sir. Coming from the Panganakang Bayan. Yes. Gaano po ba ito katotoo, ma'am? Hindi po yan totoo kasi yung po mga nasisisaryan, as I was saying earlier, yun lang mga breech position, tapos maagang pumutok yung panubigan, natai na yung bata sa loob. Napakalaki ng bata, yung may mga eclamptic, i-assess po muna mabuti dapat ng health worker before referring doon sa sinasabing pinaghuhugutan ng ating sangguniang panlunsod. Uh-huh. Natanong na din po kami dyan. Yeah, diba? Nagkaroon ng maraming cesarean. Uh-huh. Kaya ulit-ulit na tinitingnan ni Dr. Abunaw yung ating service delivery network na lahat ng babaeng hindi kaya dyan PJG, kasi walang gagastahin doon. Masisayan man siya doon, mag-normal, at least, nandun siya sa ospital na so hindi ngayon, gagasta. Meron kayong referral na yes, matagal kapag, na po yun. Kapag hindi nyo kaya dito at kailangan masisayan, doon nyo nire-refer sa PJG. Okay. Lahat po, lahat. Ayoko na mag-mention ng yes. Name ng OB-GYN mo. Baka madulas cancer, bakit ha? Ang sinasabi nila, doon daw sa isang controversial na OB-GYN na ito na i-refer. How true po yun? Hindi po, kaya po nililinaw na si Doktora time and again, tinitingnan siya yung medical coordinator ng Panganakan at itong programang ito na napakatalagang halaga at napakagastos, no? Madaling gawin ang pagkakaroon ng baby. Pero ang panganganak magastos, lalo yes. Na pag cesarean na, pupunta ka sa politiko, kung kani-kanino, pwede namang paghandaan, pwede ka magkaroon ng PhilHealth, magsubi-subi ka para may huhugutin pag manganganak na. So, linawin natin, Ma'am Roselle, kapag hindi kaya ng City Health at kailan ng Panganakang Bayan na yung pagpapanganak sa buntis, nire-refer nyo kung kailangan isisaryan sa PJG. PJG po talaga. Kasi doon walang... Kina-countercheck lagi daily ni Dr. Abunaw yes. Na kailangan. At kung may i-refer, kailangan tawagan muna siya or i-text siya na ito pong patient na to, ika-countercheck kung talagang kailangan. Oh, ayan ha. And we are always being reminded time and again that those women should be referred at PJG, Cabanatuan City. Yes, yeah, so ayan. So, ibig sabihin, itong mga, may option na rin, yung mga, importante kasi alam nila yung mga nagaganap, Ma'am Roselle, no? Kaya itong mga ganitong programa at information dissemination na iintindihan at naririnig nila dapat. Kaya dapat, so, sir, mga, dito sa atin, yes. Sa Panganakan, kasi hindi namin, ayoko magsalita, yung marami kasi tayong birthing stations na ngayon. Oo. Na dito sa ating syudad, na may mga permit naman yan, yun, mga private. Yes. And those so, private OB-GYNs. So kapag sinabi ng, baka mamaya, mamali yung health worker dito, akala nag-rush, dito ka na lang kay doktor na to, pwede naman nilang i-insist na, sabi po ni Dr. Abunaw, tsaka ni Ma'am Roselle, sa PJG kami i-refer. So pwede naman po yun. Pwede iba. Po yun. Meron po talagang papel na referral na slip
na may tatak pa yon na kailangan sila yung unahin. May understanding na umattend kami ng mga ganyan na so alam na natin meetings. Yan ha, sa mga nakikinig ngayon. Pag hindi kayo kayang panganakin dito sa Panganakan Bayan, sa PJG kayo. Oo, pagka po kasi na ilagay na kayo sa ambulansya, wag na po kayong hihinto kung saang-saang lugar, direkta na agad sa PJG. Yes. Para po wala pong sisihan at nakakahiya namang pagka ilalabas na kayo, hindi kayo makabayad, aabalahin si Mayor. So PJG lang, huwag yes. na tayong choosy. Marami naman talagang tawag dito, nanganganak sa ospital na yun. Ano. Okay. At Ma'am Rosel, pag nagbukas ang ating ospital ng lungsod ng San Jose, mas lalo kayong magiging sikat, yung panganakang bayan. Kasi katabi na ng ospital na maganda, di ba? Yes, sir. So mas magiging confident yung mga tao na pumunta. At in fairness naman dito sa panganakang bayan natin, malinis siya. Oo, sobrang diba? Ganda, sir. Oo. Akala nga, di ba, nag-post ako ng picture. Akala sa private ako na nanganak. Okay, gagawin natin project ng PIO. Yes. Yan, gagawa natin ng commercial. Lalo na ngayon, sir, pagka binisita bayan, mo. I-feature natin yung mga facilities yes, nila. Yes, pwede na pwede pong pasukin. Gawa natin ng tangkilikin ng panganakang bayan. Panganak sa panganakang bayan. Pero wag naman magpabuntis agad para lang gustong manganak sa panganakang bayan. Sabi nga ni Ma'am Rosel, yeah, sabi nga ni Ma'am Rosel, pinag-iisipan niyang mabuti. Madali at ika nga ng iba ay masarap gumawa ng baby, sabi niya. Pero mahirap magpalaki ng bata. Lalo na yung mga untimely na pregnancy. Yes. Tapos yung mga unwanted, hidden. And those unwanted, lilitaw na lang, 5 buwan na pala. Pinag-aaral ka ng magulang mo, inuutang ang pag-tuition fee, lilitaw ka, may ball test 5 ka na pala. Ay naku, dapat dito sa mga teenage pregnancies na to, tinuturuan silang mga anak ng sarili nila nang hindi na sila nakakaabali. Diba? Hindi kasi diba, huwag naman natin i-disappoint yung mga parents natin na pinag-aaral tayo para lang sa mga ganito. Naku, nakikinig yata si Mike kasi ito, teenager pa lang daddy na to eh. Diba? Yeah, so Ma'am Rosel, ano pa po yung mga ibang programa na gusto nyong i-promote? Busy kayo, no? Lahat kayong mga taga-City Health. Nag-iikot din sila para lalong i-remind yung publiko na tayo ay isang anti-smoking city. Yes, sa 31 ba yun, yes. Marilyn? Segway natin yun. Sabi yan ni isang doktora na yes, friend natin. Si Dr. Pascual dyan. Yung ating medical si coordinator. Pascual, yes. Parang sa palengke yung napipintuan na pinaka-venue. Yes, oo. Kasi meron silang anti-smoking drive dahil yung city natin nakakuha na ng anong Pink Award? Pink Orchid Award. And we okay. are trying to get the Red Orchid Award. That means to say, no smoking na talaga. 100% free smoking city ang San Jose City. Paano yun? Bawal na magtinda ng smoke? Pag ganun? May mga areas po, wari. Yan dyan sa 7-Eleven. Compliant tayo. Yes, oo. Meron mga permit tayo. Lang. Yes, oo. Not necessary, di bawal lang mag-sigarilyo yung mga tao, pero yung sa public places talaga, yes, may mga, bawal na talaga. Pero wala na din ganun ngayon eh, naiaalaw. Oh. Kahit sa palengke, pinabura na namin yung no smoke, yung smoking area. Oh. Sa mga schools, naging compliant naman na, nakita na namin, umiikot po kami. May mga nakalagay na doon. So, saan na pwedeng mag-smoke? Sa mga within the confines of our own homes? Sa CR ka lang siguro pwede yung magtatak. Hindi kasi alam mo, Ma'am Rosel, na pag napunta sa smoking yung usapan, anyway, pinopromote din nyo naman to. Ayan, nakatingin yung mga PIO boys dito habang pinag-uusapan yung anti-smoking. Kasi pag conscious ka naman dun sa mga batas at ordinansa sa paligid, dapat tayo rin mismo mag-encourage sa mga kaibigan natin, mga kilala natin na bawal dyan. Kasi ako, I have a friend, pag pupunta kami, my friend ako na nagbakasyon dito from Middle East siya eh. So nasa Baguio kami, nag-i-smoke. Mm-hmm. Uy, bawal mag-smoke dito. Ako pa yung nagpapaalala sa kanya. Yung isa ko rin friend, pag nasa Manila kami, paglabas ng restaurant, mag-i-smoke. Uy, bawal na mag-smoke, diba? Sabi ni Duterte. Meron na tayo din dyan sa City Health na smoke, yung cessation room, yung mga quitters, meron dyan na sa taas. Bakit yung mga gusto nang mag-quit, you could seek the help of our health worker. May ganun din pala. Yes, meron ng ganun kung paano ka mag-quit. In fairness, madaming programa ngayon ng City Health Office. So maraming salamat sa inyo, Ma'am Rosel. Ano pa po yung mga ibang programa nyo na gusto nyo i-promote? So yun na po, muli po inuulit-ulit ko sa ating mga buntis na babae o magbubuntis o kailangan paghandaan niyang pagdadalang tao. Mag-PhilHealth member kayo. At manganak kayo dito sa ating CHO Panganakan ng San Jose. 24/7 po yan. Ibig sabihin,
kami po ay naglilingkod at bukas ang aming Panganakan ng 24 na oras. It is being manned by our skilled health workers, our midwives and nurses, at sinusubaybayan din po ng ating mga doktor. Nandiyan po lagi si Doktora Bunaw, nakaayo po sa amin. So, bukas pala kayo pa 24/7, parang yes. 7-11 lang ano. Nagju-duty pa po kami besides yung ating regular pasok sa City Health Office. Tulad mamaya, duty kami ni Marilyn from 4 p.m. up to 8 a.m. tomorrow. Si Ate Marilyn, ano rin siya? Yes. Duty din? Sa Panganakang Bayan din? Apo. Pero minsan nadoka naman sa vaccination. Mm. Kanya po yung program na yun. Busy siya. Mm. Oo, grabe naman. Oo. Baka naman kayo, bakit hindi kayo nanonominate na kawani ng taon? I-nominate mo kami, sir. Atin. Dito, diba? For awardee me, na siya. Ah, awardee na pala si Marilyn. Ako kasi, na lang hindi. For me, ha, yung pagiging outstanding kawani, for me, hindi yun nasusukat sa wala kang absent, wala kang late. Hindi. Kundi dun sa extent siguro yes. ng services na binibigyan. For ano me, na, but then again, we have some criteria na kailangang yes, sundin base so. Sa civil service, no? Uh-oh. Bibigyan na gawad yung syudad natin yung during the city that is celebrated every August 10, sir, na noon binibigyan yung mga most outstanding katangi-tangi health worker ng City Health Office, katangi-tangi BHW, healthy places, may mga ganoon. Ayan. So maraming salamat po ulit, ma'am, ha. At kapag meron na namang activity ang City Health na kailangan malaman ng publiko, huwag po kayong mag-atubili na mag-guest dito sa amin para suki. Sa suki. Yes, suki nga kayo. Okay. At maraming salamat rin po sa inyong help kay Doktora Bunaw sa mga programang ginagawa ninyo dito sa CHO. At syempre, kay Mayor sa patuloy niyang pag-suporta sa mga programa natin. Pumani kami doon, nakangiti yan, ever supportive. Yes. Thank you, Ma'am Roselle. Baka meron kayong gustong batiin ng mga kasama yes. ninyo dyan. In parting, I would just like to greet my mother, is always there. 90 years old na to, ha? 90? Ikaw, Ma'am Roselle, ang taong ka na? Wala, ano? I hope you don't mind. Age kasi is just a figure, no? Diba? Very young yes. in spirit. Oh. Yes, kasi nga, nag-enjoy pa, sir, ako sa aking trabaho. Pero sandali na lang ilang taon na lang siguro. Pero sa ngayon kasi mainip ka lang sa bahay, papangit ka, di ba? Tama. So yung mother ko, Soledad A. Venturina, nandyan. Yung aking anak, nandyan si Clint, si Mark. Yung apo ko, si Ava, si Lian, si Mika, at saka si Pia. Yung ating City Health Office, nandyan lang ikikinig ngayon. Ang ating napakasipag na City Health Officer, Dr. Marisa Bunaw Henke, sila Mariel, nandyan. Ang ating NDPs, ang ating panganakan, yung ating utilities, lahat-lahat na hindi ko nabanggit, huwag kayong magagalit. Magandang-magandang umaga, maraming-maraming salamat. Venturina, apelido ng nanay nyo. Ang tatay nyo, Venturina. Kaano nyo sila, Angie? Pinsan ko po. Ah, ganun ba? Sina po. Ang mga kachika-chika namin, yes. kahit nanay ni Angie nung araw. Sa tungyan, di ba, sila? Okay. So again, maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa aming pakikipagpanayam dito kay Ma'am Roselle at dito si Marilyn, hindi na siya sumama. Next time, patabihan mo ulit si Ma'am Roselle kasi kayo ay mga suki namin from CHO. Siyempre si Doktora Bunaw ay busy rin yan. Nakakatuwa na may mga ganito siyang klaseng kasama sa serbisyo na maayos na ipapaliwanag ang mga programa. Again, Ma'am Roselle, salamat po. Thank you so much, at Ella. At pa po ng pahabol na public service announcement ang PIO Hour.